Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, glory to God po na sa kabila ng mga restriction, ayan, na tayo po ay magkakasama pa rin sa, kahit po sa online, ayan, tayo ay magkakasama na mag-aaral ng salita ng Panginoon. And praise God po, we are praying by faith. By next week, God willing po, mag-GCQ na. Ayan, so para ma-allow na ulit talaga ang mga gatherings. And let's pray na dahil nga itong week na to ay we're heading on for the great for the atonement, ayan, Feast of the Atonement. So kaya po, Day of Atonement, kaya naniniwala rin ako pinaprepare ni Lord yung hearts ng bawat isa para po sa itong yung sinatawag bilang holiest day, ayan, sa Israel, but the same time po sa ating mga Christian, we are to remember din yung araw na to. So para po sa pagsimula ng ating gawain, sige po, pagsimula ng mensahe ng Panginoon, tayo po lahat ay manalangin. Amin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, magpalang Ama. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Sa araw na to, Panginoon, that we declare this, the day that you have made, and that we will all rejoice and be glad in it. Salamat, Panginoon, whenever there are two or three that are gathered in your name, you are in the midst of us. We believe, Lord Jesus, you are here, Panginoon, Lord, as your name be lifted high, you will draw all men unto you, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, sa mga kapatiran namin na nasa online ngayon, Panginoon, nasa kanilang mga tahanan, I pray, Lord, na mag-minister, Panginoon, ng mensahe mo na ibinabasa ng lingkod, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, maunawaan namin, Panginoon, lalo sa umagang ito, ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon. We really thank God, Lord, for your blood, for the blood of Jesus, Lord. And thank you, Lord, for the access, Lord. We can come boldly to your throne of grace, Panginoon, to receive your mercy and grace in times of need, Panginoon, because of the blood of Jesus. I pray, Lord, na tulungan mo kami ngayong umagang ito na maunawaan lalo, Panginoon, embrace, Panginoon, at lalo, Panginoon, magpasalamat yung bawat isa sa binigay mo sa amin, Panginoon, na kaligtasan, Panginoon. I pray, Holy Spirit, Lord, ikaw po mag-stir up ng puso ng bawat isa ng aming kaisipan, Panginoon, at patuloy na magkaroon kami ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na tulungan mo rin kami na maghayag lagi ng iyong mga salita, Panginoon, to always, Panginoon, preach the cross, Panginoon, and always, Lord, na panghawakan, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, pangalan mo at iyong banal na dugo. Salamat din, Lord, sa bawat isa na nakatune in ngayon, Panginoon, ay pinabigyan mo yung mga tahanan nila, Lord, na maayos, Panginoon, Lord, na atmosphere, Panginoon, let the atmosphere of glory, Panginoon, Lord, mag-feel sa kanilang mga tahanan. And I pray, Panginoon, Lord, at simulin po yung mga interruption, Jesus, yung mga distraction, in the name of Jesus, dahil na po sa internet connection, Panginoon, I pray, Lord, na bawat isa, Panginoon, kay marinig ang mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. And I pray, gamitin mo lang yung God, Lord, tulungan mo po ako. May bayag ito, Panginoon, ng malinaw, Panginoon, at according, Panginoon, sa iyong mga salita. Let it be a spirit-filled, spirit-led, spirit-controlled, Panginoon. Have it your way, blessed Holy Spirit, Lord. This is your program, Lord. This is your service, Panginoon, kay ikaw ang siyang tumulong, Panginoon, Lord, sa iyong lingkod. And I pray that the words of my mouth and the meditation of my heart will be acceptable and pleasing in your sight. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. And amen. Praise God. Ayan po. So, meron lang, ano dito? Ay, taga lang. Hindi ko na naka-play. Ayan po. Tumataka, ano? Wait lang po. Paano ko ba siya ito-play? Para hindi nakikita yung baba. Ayan, naka-play. Ayan po. So, meron po kasi ditong story about po sa isang, ano, nagkaroon po ng, ano itong story to? Nagbanggain yung dalawang trend. And, nung yung pinaka nag-drive dun sa trend na isa, nakatalon siya. So, dahil nakatalon siya dun sa trend na yon, so siya yung kinuha sa investigation. And tinanong siya, anong nangyari? Bakit nagbangga? Bakit mo tinuloy pa rin? Alam mo nang may parating na trend, bakit mo tinuloy-tuloy pa rin? Hindi ka nag-stop. Kasi nakita mo nang may parating. Sabi niya, kasi po, sa investigation sabi niya, kasi habang po nagda-drive ako ng trend, nakita ko nag-signal ng yellow flag. So akala ko po, dahil yellow yung naka-flag, akala ko sinasabi niya na okay lang, parang magtuloy-tuloy, mag-slow down lang ako, pero magtuloy-tuloy pa rin ako. So during the investigation, lumabas na hindi pala mukhang yellow lang yung flag na sinignal, pero yung pala dirt, naging red pala talaga yon. Kaya lang sa katagalan ng panahon, naging yellow na siya. Parang dirty yellow, red, parang ganun nangyari. Kaya dahil lang dun sa
maling ano color, 'di ba? Kumbaga red naman pala talaga kasi once pala na nag-red yung flag na ano, pag sinignal na ganun, dapat mag-stop talaga. Pero dahil nga ang nakita niyang signal ay color yellow, nagpatuloy siya. So ang nangyari, nag-crash 'yon at maraming namatay during doon sa crash ng dalawang truck at dalawang tren na 'yon. So nung nalaman nga, 'yun nga, 'di ba? Red pala talaga. Kaya lang dahil nga sa katagalan ng panahon, yung red na 'yon naging yellow na. And sabi nga nung may isang nag-comment na Bible scholar, sabi niya, sabi Dr. Harry Ironside commented on this incident, sabi niya, "Oh, the lives eternally wrecked by the yellow gospel we are hearing today." Imagine niyo dahil lang dun sa yellow, naging yellow na yung red. Ang daming namatay. And kung titingnan daw natin ngayon sa gospel niya na pinapangaral, marami na ngayon mga churches o mga religion na hindi pinapangaral tungkol sa blood. And sabi na yung tinatawag na yellow gospel that we are hearing today, the bloodless churches of unregenerated men that send their hearers to their doom instead of stopping them on their downward road. So nangyari kasi na yun, di ba? Parang yung mga churches o yung mga tao ngayon gusto nilang marinig, mga motivational speaker, mga inspirational, pero wala nang tungkol sa repentance, wala nang tungkol sa tungkol sa blood nga ni Jesus. And we remember, di ba, without the shedding of the blood, there will be no remission or forgiveness of sin. Kaya sabi nga rin dito, heaven does not recognize a bloodless gospel. Kasi kung titingnan talaga natin ngayon, marami mga pangaral, puro sa ano nga, puro prosperity, di ba, mga breakthroughs, mga kung ano-ano, mga hinihiling lang. Na mga blessing, gano'n. Pero nakita natin dito, napakahalaga na lagi pa rin i-preach yung cross. I-preach, di ba, yung tungkol sa dugo ni Jesus. Kaya sabi nga, a bloodless gospel is a lifeless gospel. So let's remember that, kagaya nga ng story kanina, na dahil lang hindi red yung nakitang flag, ang daming namatay, di ba? Ang daming na disgrasya. Kaya ganun din sa pananampalataya natin, it's very important na dapat lagi, di ba, sa ating kristyanong pamumuhay, sa ating pag-share ng Word of God, laging nandun yung blood. Bakit? Sabi nga dito, kagaya ng yung body, di ba, once ang tao nawalan na ng dugo, di ba? Kaya alam natin, nakita natin, especially ngayon, di ba, sa mga newsfeed, ang dami nang nagpapadonate ng dugo. Kasi nga, once ang yung tao nawalan na ng dugo, patay na. Diba? So sabi dyan, kagaya ng katawan, pag na-empty na ng blood ay corpse na or patay na, so faith lacking of the cleansing blood of Jesus is dead. So isang alam dito, sabi dyan, actually Spurgeon nagsabi nito, a bloodless gospel is a lifeless gospel, a dead gospel, and a damning gospel. Sabihin, yung kung hindi natin papangaral tungkol sa paglilinis, diba, ng dugo ni Jesus, yung mga tao, mapupunta silang impyerno. Kasi sabi nga, last time, sa kahapon niya tayo, nakikinig ako ng preaching ni Perry Stone, and may sinabi nga siya doon na yung prophecy ni General Booth, na kung saan nakita na ngayon, na nakita niya in time, diba, sabi, bago dumating ang Panginoon, magkakaroon na ng mga gospel na hindi tinuturo ang cross, o Christianity na wala si Christ, or Christianity na walang Holy Spirit, walang power. Kaya nakita natin ngayon yun, and tandaan natin, diba, saan galing ang power sa dugo ni Jesus. Sabi dito, yung blood, yung dugo, di ba, ni Jesus ay foundation ng ating pananampalataya and practice. The church, the Bible, the gospel, and our faith. Apart from the blood, are all dead. So kaya sa atin, di ba, lagi maingay ang pang sa pangaral natin, yung cross, di ba, let's always look at the cross of Jesus Christ. Lagi maingay sa atin, di ba, sa mga prayers natin, hindi nawawala yung tungkol sa dugo ni Jesus. Kasi napakahalaga talaga. And today nga, sama-sama nating sabihin, thank God for the blood of Jesus. So I'm glad to report that I can still say today, di ba, na nandito pa rin yung dugo. Yung dugo ni Jesus has never lost its part. Until ngayon, di ba, hanggang sa ngayon, ay nakita natin, di ba, makapangyarihan pa rin ang dugo ni Jesus. So maraming mga tao ngayon, hindi nila narinig ito sa dugo ni Jesus. Or even mga Christians, hindi na nila pinapractice to, parang natakot sila. Parang andating daw, parang bloody religion, parang ganun, dahil lagi pinag-uusapan yung dugo ni Jesus. Pero hindi, di ba? Alam natin na dahil sa dugo ni Jesus, ito yung nagbigay sa atin ng kaligtasan, di ba? Yung dugong umagos dun sa krus ng Kalbaryo, yun na nagbigay ng katagumpayan sa ating lahat. So, mas pag-aralan pa natin to, and yun nga, ang title ng message na to is Thank God
for the blood of Jesus. So, ang verse natin ngayon ay sa Leviticus 17:11. Kanina, binasa sa atin sa scripture reading yung Hebrews. And we'll go along din mamaya tungkol sa bagay na yon. Pero yung pinaki verse natin, sabi dyan sa Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood. Diba? Nasa dugo yung buhay. Alam natin yan, diba? Once lang ang may mga tinatawag ng double dead na karne. Nako, pag nakain yan, contaminated. Madali makontaminate yung katawan. Kasi nga, yung dugo, diba, alam naman natin, hindi talaga kinakain yung dugo. Diba? Kaya napaka-dumi kasi nun. Diba? Kung sa dugo ng hayop, diba, hindi siya pwede maghalo sa katawan. So, even din sa katawan ng tao, nadedetermine yung sakit, diba, nagpapa-blood test. Kasi usually, diba, yung mga sakit namamana, gano'n, diba, sa mga generation. Kaya, dapat din yan, kinakat off din. So, later on, i-explain ko rin yan. And sabi dito, the life of the flesh is in the blood. Kaya ang kahalaga. Sabi dyan, I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Actually po, ginawa ko talaga yung best ko eh. Gusto ko talaga sanang ituro yung tungkol sa Day of Atonement. Kaya lang hindi kaya nung oras ko, hindi talaga makompress yung mga bagay. Kasi ang daming kailangan ituro tungkol sa Day of Atonement. Pero God willing, siguro in His time, kung di pa mag-rapture, maituro ko tong Day of Atonement. Pero napakaganda yung patungkol sa Day of Atonement. So ito nga, alalahan natin to September 15, sundown, paglubo. Kasi ito yung tinatawag nga natin yung climax, yung pinaka 40th day of Teshuvah. So di ba, nasa anong araw na ba tayo ngayon? 36 na ngayon. Ayan. So, kaya pinaka-ano yan ay sa September 16. Pero yun nga, sineselebrate ito sundown ng September 15. So, may tinatawag yung mga, sa mga Hudyo, pinapractice rin 25-hour na prayer and fasting. Actually, yun nga yung sabi ni Pastora Beth, diba? Kahit hindi mga Messianic Jew. So, yung basa, yung mga Hudyo talaga, kinoconsider na yung araw na to na talagang sacred. Actually, walang trabaho sa Israel ito. Wala talagang trabaho, talagang lahat ay within that 25-hour period, pagkasundown ng September 15, lahat sila inaalala yung araw na to na a day of afflicting, na talagang nagkakaroon sila ng araw. Itong araw na to, para sa Panginoon, na kung saan inaalala nila yung mga bagay na dapat isaayos nila sa buhay nila. Talagang inaan nila, nagkakaroon sila ng time para i-devote ito sa Panginoon. So kaya tinatawag nga itong holiest day on God's calendar. Kasi nga sa Day of Atonement, makikita natin dito, actually sa Leviticus 12. Leviticus 16. Ayan, payo ko sa inyo, ayan, advice ko lang, basahin nyo Leviticus 16 buong chapter and you can see here yung practice na to tungkol sa Day of Atonement. And actually, lahat ng ito, yung pinag-aralan ko yung tungkol sa atonement, Day of Atonement, nakita ko lahat tungkol kay Jesus. Mula sa High Priest, di ba, yung kay Aaron, na nag-represent High Priest, dun sa ram o yung sa bull na i-offer as a burnt offering, si Jesus din yon as a substitute. Actually, kasi when you say atonement, to cover, kumbaga may nag-substitute para sa atin. And then, yung dalawang goat, ayan, napagpipilian yon, yung isa ay i-offer. So, yung dalawang goat na yun, nire-represent din ni Jesus, di ba? Isa yun nga, yung mamamatay as a sacrifice, isa naman magiging parang lahat ng kasalanan ibibigay sa kanya, yung tinatawag nga na goat. So, maganda, napakaganda ng topic na yan about sa Day of Atonement. So, God willing, let's see if we can do it on September 15, the prayer meeting. So, para mas ma-detailed natin yung lahat ng yan. So anyway, kung atin pong ipinakakukunin yung main topic talaga ng atonement ay tungkol sa blood. Kaya nga diba nakita natin dun sa verse, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. So dun lang ako mag-focus ngayon yung tungkol sa blood. Ayan, sa blood ni Jesus. Kasi yun na nagbigay ng atonement. When say atonement, atonement or reconciliation, di ba? Nag-restore sa atin, para nag-bridge sa atin, para sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya, it's very important. So, ako, I recommend, may ipapasa na lang din akong video sa inyo na ang ganda nun yung parang detail talaga and in-explain kung paano siya nakarelate lahat, pinulfill nito
ni Jesus. And magkakaroon pa ng future fulfillment ito, yun nga, on the day na judgment. Ayan, so makita rin natin yung bagay na yun. So anyway, ito na. So sa blood na ni Jesus, sabi dyan, the blood of Christ keeps Christianity alive. So yung Bible natin daw is a blood book, sabi. Kung ikakat mo daw ang Bible, hindi literal ha, pero sabihin yung pag-aaralan mo itong Bible, it will bleed. Bakit? Kasi nga, may tinatawag na scarlet thread mula Genesis hanggang Revelation. So, ito po, papromote ko lang ulit yung Bible school natin kasi balik tayo sa first certificate. So, biblical studies na tayo. At isa sa mga pag-aaralan doon, unang subject doon ay yung Bible panorama. So, praise God, itong Bible panorama, naalala ko nung bata kami, talagang si Mama, lagi yung tinuturo sa amin to. At isa sa mga na-excite ako pag-aralan sa Bible panorama, inaabangan namin lagi yung bloodline. Ayan, you can see here, may bloodline. So, mula doon kala, Eva't Adan, hanapin namin, kwento ni Mama, sabi niya, oh, tingnan nyo maigi yung bloodline, hanggang sa dumating si Jesus. Ayan, so, pag-aaralan namin yan, hanggang makarating si Jesus. Kaya, sabi nga, the Bible is a book of blood. Lahat daw, di ba? Ang makita natin yan, simula Genesis pa lang, yung pa lang sa pagpatay ng Diyos, di ba? Para sa damitin na Eva't Adan, di ba? Nagpatay siya ng ram doon. Kaya mula pa lang doon, hanggang sa makarating sa Revelation, the Lamb of God, di ba? Makita natin dyan na we see the stream of blood. Kaya nga, it's very important topic, di ba? Yung blood is spoken of 427 times in the Bible. So, napakaingay niya. Sabihin, hindi siya minor theme, kundi major theme siya. Kaya nga, sa mga churches o sa mga religion na walang blood, di ba? Hindi siya, talagang kailangan, napakahalaga na itopic ito. Napakahalagang pag-aralan nito, ipamuhay, di ba? Kaya, eto na nga. So, ano lang, facts about blood lang, para lang sa physical naman natin, para maunawaan natin yung mahalaga ng blood. So, nasabi ko na din dati for the sake ng mga nanonood na bago. Yan, sabi yung blood po, siya lang yung only tissue sa body natin na movable. So, tissue rin siya, but at the same time, movable siya, gumagalaw siya. So, yung body natin, sabi nga, is made up of fluids. Alam naman natin yan, di ba? Yung 70% water, di ba? And the blood is literally liquid tissue. So, tissue siya, pero liquid. So, other fluids are limited to certain areas of the body. So, may mga liquid sa katawan natin na pang dun lang sa area na yon na organ. Pero yung dugo, siya lang yung tissue, di ba? Liquid tissue siya na umiikot sa buong katawan. Every single cell ay natatouch ng blood. So, sabi nga, there are about 5 liters of blood in your body. 5 liters, parang, kasing ano ba yun, na isang ganun. Yung sa ininom. 5 liters ba yan? Hindi. Gallons yan ba? Liters. Liters kasi ganito lang, di ba? So, parang litro, 5 litro ng soft drinks, parang ganon. So, ganong kadami daw ang blood sa katawan natin. So, 8% ng body weight pala, yan. So, this blood travels through your body every 23 seconds. Wow, di ba? Yung dugo, umiikot-ikot yun sa katawan every 23 seconds. Ganon siya, di ba? Kaya, kailangan na halaga talaga, nag-circulate, di ba? Gumagalaw lahat, di ba? Gumagalaw yung dugo natin. Kaya nga, di ba, yung mga parang Jesus na yung mga nasabi, galaw-galaw, baka ma-stroke, di ba? Kasi nga, yung once na-stroke yung isang tao, ibig sabihin, hindi na gumagalaw. May certain part na hindi makaandar yung dugo. Kaya masakit pag once na na-stuck yung dugo. Ayan, so yung mga gabis na napupulikat, ganyan. So sabi nito, yung ginagawa ng blood, nag-carry siya ng oxygen at nutrients sa cell ng ating body. Bringing life. But at the same time, yung dugo rin, di ba? So, yung dugo na dumadali sa atin, nagbibigay ng oxygen sa nutrients, nagbibigay ng buhay. But at the same time, ito rin blood na to, nagre-remove din ng mga waste products sa ating cell. Galing, no? So, dual yung purpose niya. Di ba? Hindi lang siya tumutulong para magbigay ng lakas, di ba? Sa katawan. But at the same time, inaalis din niya yung mga waste material, mga toxic, di ba? Mga toxin sa ating katawan, inaalis din ito. So, yung waste na to, hindi niya makontaminate yung mga good things na yung kinikare ng blood na kailangan ng katawan. So, yan yung mga functions sa heart. Yan, dalawang process kasi yan. So, yung isa, yung red, yun yung nagbibigay na life. Ayan, mag-ikot niya. Tapos, isa naman yung blue, yun naman yung nag-aalis. Yung pinapump siya na paalis ng mga
mga toxins sa ating katawan. So, umiinigon lang siya, di ba? Ang galing. Ayan. So, may tinatawag na red cell. Ayan nga, red blood cell. Di ba? Ito yung mga cell. O, ito yung blood cells na nakikare ng oxygen. Kaya sabi ko kanina, rich na hemoglobin at nagbibigay ng nutrients sa ating katawan. Pero may tinatawag din na white blood cells. O, yung leukocyte. Ayan, ayan. So, tawag dyan. Sila naman yung mga blood cells natin na nagde-defend ng ating katawan. Kaya nga minsan, di ba yung tao, pag nagkapasa siya, di ba? Sabi mo na nabubog yung isang part ng katawan. Kaya nagkakapasa kasi kailangan yung mga, yung white, ano ba? Ito yung, ano yun, yung white blood cell para humag-heal, magbigay ng healing doon sa part ng body na yon na nagkaroon ng, let's say, sugat, pasa, ganyan. So, kaya nakakatulong talaga. Ang galing lang kasi nga, dapat yan, balance yan, red cell sa white blood cells. Kasi pag nag-ano yan, pag parang, di ba, pag umangat yung isa or something, na nagkulang, di ba, naging anemic, isa naman, pag sobra yun, high blood, di ba? Kaya, nakita natin, nasa dugo talaga. Ganyan, ganyan ka-importante yung dugo sa katawan. Kaya nga, lagi natin prayer, then Lord, normal blood pressure, di ba? Kasi, pag mababa masyado yung count ng dugo mo, ng dugo ng tao, nagiging anemic, di ba? Or low blood, di ba? Pag masyadong mataas naman, delikado rin, di ba? Kaya dapat, lagi yung prayer, balance yung ating blood pressure, ayan. So, nakita natin, napakahalaga sa katawan, sa physical, yung dugo. Pero actually, ganun din siya kahalaga sa spiritual. Sabi dito, ang major difference lang, sa physical, kailangan magkaroon ka ng sariling dugo. Pero sa spiritual realm, kailangan mo ng dugo ng another one. At kaninong dugo yung kailangan natin, walang iba, kundi yung dugo ni Jesus. Kaya nga, ito yung mga pag-aaral natin ngayon that we can say, thank God for the blood of Jesus. Sa una, yung purchase ng blood ni Jesus. Pangalawa, yung power ng blood ni Jesus. At yung pangatlo, yung promise ng dugo ni Jesus. So, tatlong letter P lang po ito. Purchase, power, and promise. So, let's proceed to the first one. Ang purchase, paano po ba ito? Parang ba, nabili, di ba? Pag sabi yung purchase. Sabi dyan sa Hebrews 9:12 to. Sabi dyan, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So, ito rin po, nag-reflect din po ito sa ginawang atonement. So, kasi yung sa, nabasa natin sa Bible, sa Leviticus nga, ang gumagawa nun yung high priest. So, yung high priest way back then ay si Aaron, and once a year, pumapasok siya dun sa most holy place para i-atone. Para kumbaga magkaroon ng forgiveness, unang-una para sa kanya doon sa high priest, then sa buong sa mga priest and then sa buong mga Israelita. And sabi nga napakadelikado noon kasi nga once na hindi tinanggap yung offering nila, mamamatay na lang bigla yung high priest, di ba? Actually kung pag-aaralan niyo nga sa Leviticus, bago po na Leviticus 16, ayan, doon sa verse chapter 15 doon yung namatay yung anak ni Aaron. Si Abihu sa kasi Nadab. Ayan. Abinadab. Ayan. Kasi anong nangyari nga, di ba? Nag-create sila ng ano lang, parang strange fire. So kaya, imagine niyo, pagka next chapter, Day of Atonement, ito yung pinapagawa ng Panginoon kay Aaron. So talagang, kinoconsider ito, napaka-holy, di ba? Napaka-sagrado ng bagay na yung nagagawin niya. Kaya nga, isa dun sa mga nakita natin na ang suot nung high priest, tatanggalin niya yung royal garments niya. Ang suot lang niya, white linens. Para, di ba, pinapakita nga dito yung purity din at the same time kung paano si Jesus, di ba, na high priest din natin, na iniwan niya yung glories ng langit. At nagkatawang tao siya, di ba, para ma-atone yung ating mga kasalanan. So, pero makita natin dito, bakit nga greater si Jesus kaysa kay Aaron? Kasi si Jesus, hindi niya kailangan mag-atone for himself because wala siyang kasalanan. Diba? Si Aaron, kailangan niya yearly may offering siya na para sa kasalanan niya kasi may kasalanan na siya. Pero si Jesus, wala. Wala siyang kasalanan. Sarili niya mismo yung in-offer niya para sa kasalanan ng ibang tao sa atin, para sa kasalanan natin. At ang sobrang galing ng ginawa ni Jesus, once lang niya ginawa. Diba? Dahil ganun ka-powerful yung dugo ni Jesus. Dahil na sinless to, once lang niya ginawa. Sabi dyan, having obtained eternal redemption for us. Yung minalita kong preacher, sabi niya, sobrang galing ang pagkakagawa ni Jesus sa isang beses lang. Enough na yon, di ba? More than enough na yon para matubos tayo, magkaroon tayo ng eternal redemption. So, ganitong
Itong purchase ng God in Jesus, ganito, 'di ba? Parang kung ihalin tulad natin 'to, anong pag-description ng purchase? Una, it's precious. Bakit siya precious? Bakit sobrang halaga niya? Kasi sabi diyan, 1 Peter 1:18 to 19, "For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors, and it was not paid with mere gold and silver." Sa lahat narinig yung ransom, 'di ba? Pag narinig mo ransom, Unang maiisip mo pag may kinidnap, di ba? Pinaparansom yun, di ba? So, ang ransom money, kailangan million. Nyari, kinuha in check, ganyan. So, million ang ransom, pera. Or minsan naman, pag sabi mo rin, pag yung term naman na redemption, di ba? Or sangla, ay tubos, di ba? So, natin narinig yung tubos sa mga sanlaan, di ba? Pag nyari, nagsanla ka ng quintas. So, kailangan, pag ditubos mo yun, kailangan pera din, di ba? Pero tayo, di ba? Bakit precious tong purchase na to? Kasi hindi pera, hindi ginto, hindi silver, hindi kung ano man ang pinangtubos sa atin. Kundi, ano yung pinangtubos? It was the precious blood of Christ. The sinless, spotless Lamb of God. So kaya ganun po siya kahalaga kasi dugo mismo ng tao, diba? Dugo ni Jesus mismo ang pinangtubos sa atin. So kaya ganun ka-precious yun. Dahil nga, hindi siya basta-basta nababayaran, diba? At sinless pa, spotless, without spot, di ba? Talagang ganong kahalaga yung ginawa ni Jesus sa ating lahat. Kaya, kung isipin natin, medyo, siguro pag, parang di pa natin maisip, di ba? Pero just try to imagine yung ganong kahalaga yung dugo ng tao. And imagine mo yung dugong yun ang nagbigay, di ba? Ng kaligtasan para sa ating lahat. Merong may kwento nga, di ba? Usually sa mga tracks, pag nababasa niyo, parang may kambal, di ba? May kwentong may kambal. Tapos isang kambal niya, gumawa ng krimen at nakulong sa bilibid. Then yung kambal na yon, nasintensyan siyang magiging, parang sila elektrika. Pero nung gabi yon, sumulat yung kapatid niya at sinabi na parang pumunta yung kapatid, parang tumakasaka mo siya, parang ganun. Tapos pumunta siya dun sa bahay ng kapatid niya, kambal niya. At sabi ng kambal niya, "Ako na lang yung mamamatay para sa'yo. Kasi meron ka pang kailangang misyon na matupad yung misyon ng ating magulang para sa'yo." So, nung gabi niya, palit siya ng damit at yung nahuli, yung isang kapatid niya na walang kasalanan. At yung kapatid niyang yun na walang kasalanan, yun yung nasilya elektrika. So, parang diba kung isipin natin, grabe wala siyang kasalanan, pero yung kapatid niyang talagang nagkasala, malaya. Diba? Pero siya na walang kasalanan, siya yung nag-bear ng lahat ng yun at namatay. So, kung bagay natin yung picture, diba, ganun yung ginawa ni Jesus sa atin. Kaya precious yun, di ba? It should be us. Dapat tayo yun eh. Tayo dapat yung namatay in His place. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Siya na lang yung namatay para sa atin. And it was so precious. Pangalawa, it was personal. Kasi nga, dugo mismo ni Jesus. Yung binigay niya. Sarili niyang dugo. And sabi siya, Romans 5:8, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ito nag-impact sa akin tong verse na to, di ba? Every time nga na nagkakasala tayo, na parang minsan, parang nahihiya tayo lumapit sa Panginoon, di ba? Parang, "Lord, ang dami kong nagawang kasalanan sa'yo, nahihiya ako lumapit." Pero imagine mo, di ba? Nung time pa lang, na tayo yung makasalanan pa, manahal na tayo ng Diyos. Diba? Namatay na siya para sa atin. How much more, di ba? Parang ngayon na lumalakad tayo sa Panginoon, and in some point, di ba, tayo, nagkakasala tayo, nahuhulog tayo, di ba? Pero, Bakit tayo mag-iisip na yung dugo ni Jesus hindi siya parang yun lagi naisip, pag nahihiya ako lumapit sa Diyos, lagi kong naiisip na naiinsulto ko yung power ng blood niya. Kasi diba, ganun nga ka-powerful to that while we are yet sinners, Christ died for us. Kaya, diba, kung may mga nanonood dito na parang nahihiya ka lumapit sa Panginoon, wag, diba? Natandaan mo, ganun ka-precious yung purchase ng blood ni Jesus. Bakit? Personal yun. He's a personal God na namatay, di ba? Kilala niya tayo, di ba? Na namatay siya para sa ating mga kasalanan. At kung lalapit tayo sa Kanya, iingin ng tawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Di ba? Lumapit ka lang sa Panginoon at magkakaroon ng kapatawaran dahil namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. So, wag natin isipin na, na parang itong kasalanan to, hindi kayang patawarin ng Diyos. Hindi, hindi totoo yun. Di ba? Tandaan natin, while we are yet sinners, Christ died for us. At pangatlo, it is a permanent purchase. So, offered once and for all to bear the sins of many. So, yung ginawa ni Jesus, eternal redemption. Sabi nga dyan,
Yung having obtained, it refers to one time for all time action. Kaya ngayon ginagawa, di ba, ng mga Catholics, like yung mga nagpe-penitensya yearly, di ba? No, Berry, bakit? Kasi ginawa ni Jesus, sobrang galing na ano, di ba? Once and for all, ginawa niya yun para sa ating lahat. Kaya hindi na natin kailangan pang paulit-ulitin pa, di ba? Kundi enough na yung ginawa ni Jesus na yun para magkaroon tayo, di ba, ng eternal redemption. Sabi dyan, it means abiding, constant, unending, eternal. So yung redemption na to, it means to release after the payment of a ransom price. So yun nga, yung parang sa ano nga, sa guilty party, di ba, na once na dahil nga may ransom na to, yun na, nakakalaya na. Kumbaga yung redemption na ginawa na yun, sabi, is forever delivered from all guilt and punishment. So kaya, napakahalaga na maunawaan natin yung ginawang ito. So try ko ngayon explain ng nakakatuwa lang kasi nga kung isipin natin, bakit nga kinailangan, di ba, na si Jesus mismo, yung sinless. Kasi nga, kung tatandaan natin, ang kasalanan ay hindi nagsimula sa Eden, di ba, o sa mundo, sa earth. Saan una nagkaroon ng kasalanan? Sa langit. Di ba? Dahil nga kay Lucifer, di ba, nung once may isang archangel, di ba, yun nga, nag-rebellion siya sa Diyos at dahil doon pinatapon siya. So dahil nga yung tabernacle na meron tayo, yung ginawa ni Moses tabernacle, pattern yun after sa tabernacle na meron talaga sa langit. So kaya dahil unang nagkaroon ng kasalanan sa langit, kailangan doon din makakaroon ng cleansing. So kaya ang ano lang, di ba, ang pwede lang gumawa nun ay sinless. So kung titingnan ng Diyos sa mundo, walang sinless, di ba? Lahat nagkasala. Dahil nga sa ginawa ni Adan, di ba, lahat na naipapanganak may sinful nature na. So kailangan ang mag-atone talaga, or yung maging substitute, or yung mag, di ba, yung gaya ng high priest nga na papasok doon, di ba, na mag-atone sa mga kasalanan. Di ba, kasalanan niya kasi sinun yung high priest, saka yung kasalanan ng mga tao. Pero sa langit nga, kailangan sinless yung gagawa. Walang kasalanan. At yun nga, kinailangan na Diyos na mismo. Si Jesus na mismo, di ba, nagkatawang tao. And at the same time, kung paano nga, nung sa picture ng Old Testament, yung high priest ay nag-sprinkle ng blood. Ayan, dun sa mercy seat, kailangan din dun sa langit magawa rin yun. At ang pwede lang gumawa, yun nga, gaya sabi ko, sinless. Kaya alam niyo ba, nung tayo na namatay si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya mismo na yun. Di ba? Yung namatay siya, di ba? Yun din, yung nag-ascend na sa langit, di ba? Nabuhay siya muli, yun na rin yung in-sprinkle niya dun. And dahil nga perfect yung blood na meron si Jesus, nagkaroon tayo ng access. Kaya tayo ngayon, di ba, kagaya nung pagkamatay ni Jesus, sinabi niya, di ba, it is finished. Nung sinabi niya yon, mula sa Calvary, katapat nun ay, yung templo, di ba, nagkaroon ng earthquake at nagkaroon ng parang fault line, di ba. Papunta dun sa templo, nahapak yung kortina. Na kung paano nga yung high priest nun lang ang pwedeng pumasok, pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil yung dugo niyang yon, na yung pagkamatay na nangyari kay Jesus, yun yung nagbigay ng access sa atin para makalapit tayo ngayon sa trono ng Diyos, the throne of grace. Hindi natin kailangan pa ng kung sino-sinong tao, padrino, para lumapit sa Diyos, di ba? Kundi kay Jesus lang. And sabi nga, yung ginawa ni Jesus na yon, once and for all. Kaya nga, nung tayo na namatay si Jesus, nahapak na yung kortina sa templo kasi ibig sabihin nun, open na. Bukas na yung daan para makalapit lahat sa Panginoon. So lahat nga ng mga lalapit sa Panginoon, di ba? Lahat ng mananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sila yung magkakaroon ng kaligtasan. So that's number one, di ba? The purchase of the blood of Jesus. Alam natin, di ba? Precious yon. Bakit? Kasi personal. Dugo mismo ni Jesus. And it is also permanent. Then, yun nga, may story, di ba, yung sa slave girl, na kung isipin natin, di ba, ngayon, para i-picture nyo, yung gano'n kasi yung mga Afghans, Afghans ba? Gano'n sila kasaya, na alam natin, di ba, na nung time na gusto mo sila makaalis dun sa bansa nila dahil mag-take over na nga yung mga Talibans, at maging slave na sila doon, kumbaga parang, di ba, mag-rule na sila doon. Pero imagine nyo, yung mga nakasama doon sa Air Force, di ba, yung aeroplano ng Amerikano, di ba, na nakalaya sila doon. Gano'n sila ka-thankful, di ba? May mga nakita ko mga pictures sa mga bata, sobrang saya nila na nakaalis sila doon. Kasi nga, imagine, di ba, sobrang tindi na mararanasan nilang slavery or kumbaga wala silang kalayaan. So, ganun yung pakiramdam. Kaya nga ito yung story sa auction na babae,
Gagawin siyang slave forever. Pero may isang lalaki dumating doon, binayaran siya. At after niya siyang bayaran, sabi sa kanya, mula ngayon, malaya ka na. Gawin mo na yung, ano, parang mabuhay ka na ng may kalayaan. Sabi ni babae, binili mo ko para palayain lang. Kasi di ba usually, pag bumili ng slave, maging slave na siya, nung, para maging, ano na siya, alipin na siya nung among bumili sa kanya. Pero itong among to, binili siya para palayain siya. Sabi niya, dahil binili mo ko para lang palayain ako, paglilingkuran kita buong buhay ko. So, ibig sabihin, hindi siya maglilingkod out of dahil alipin siya, kundi dahil naranasan niya yung kalayaan, maglilingkod siya. And it's the same sa ating lahat, di ba? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit lagi may joy tayo na, Lord, gusto kitang pagsilbihan? Kasi lahat tayo, merong mga pangit na nakaraan, mga bagay sa buhay natin nagbabihag sa atin, pero nakilala natin si Jesus, nung naranasan natin yung freedom in His blood. Diba? Lagi natin gusto maglingkod sa Panginoon. Laging joy natin. Pag dinignan natin yung buhay natin dati sa buhay na meron tayo ngayon, lagi tayo nagpapasalamat, Lord, thank you sa blood mo. Thank you, Lord, niligtas mo ako. At dahil niligtas mo ako, pinalaya mo ako, Lord, grateful ako, privilege sa akin maglingkod sa iyo. Kaya ganun po yun yung pangyari at makita natin sa buhay ng yung action girl. So, pangalawa po, the power of the blood of Jesus. Sabi niya sa Hebrews 9:13-14, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, ayan, sprinkling the unclean, sanctified the purifying of the flesh. So, ito po, yung Old Testament na tinatawag nga yung sa Day of Atonement. Kung yung mga, imagine natin, di ba, kung ang ina-atone kasi nila yun, yun nga, bull, or kaya ram, tapos dalawang goats, at meron din silang tinatawag na may pina-incense din silang ginagamit doon. So, kung yung mga bagay na yun nakapag-purify way back then, di ba, na-atone, nako-cover, kumbaga, sa Old Testament, then how much more, di ba, nasa time natin ngayon, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So, kung tingnan natin, di ba, kung yung dati nag-take effect yun, then how much more we are in the better covenant right now. Kaya nga, di ba, yung kinakwento natin yung sa Egypt, di ba, kung yung dugo nung ano, nung tupa, di ba, na pinapatay nila tapos ilalagay nila sa pintuan ng bahay nila, then dumating yung plague, di ba, nag-pass over yun, dugo lang ng hayop yun. Then how much more ngayon pag pinapa-apply natin sa atin yung dugo ni Jesus? And we are in the better covenant. Bakit? Kasi dugo na mismo ng Lamb of God, di ba? Lamb of God na mismo ang pinapahid natin, dugo na mismo ni Jesus. So, yung power ng blood ni Jesus, it will never lose its power. Tandaan natin ha, hindi mawawala ng kapangyarihan to. So, maraming mga tao ngayon, sabihin man nila, ay, ano na yan, di ba? Outdated na yan, old-fashioned yan. Hindi po, di ba? Yung dugo ni Jesus, it will never lose its power. So, may kanta nga po, yung power ng blood ni Jesus, it reaches to the highest mountain, it flows to the lowest valley. Sabi dyan, the blood, anton yan, the blood that gives me strength. From day to day, it will never lose its power. So we can see, yung power ni Jesus, power ng blood niya, it is number one, power to cleanse. So yung 1 John 1:7 nga po, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, or the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So kung merong tide, di ba, na parang nagpapalinis, di ba, kasi ako, Aria lang ginagamit ko. Ayan, isang babad lang, di ba? Pero yung dugo ni Jesus, andaan natin, with soul cleansing power, yan, di ba? With grace washes white as snow, di ba? Kahit ano pang mancha ng kasalanan, di ba? When it is cleansed by the blood of Jesus, ma-purify yan, you can be as white as snow. Sabi sa Bible, though your sins be as scarlet, they can be as white as snow. Actually, may ano doon, may nilalaman sa Day of Atonement din yon, yung verse na yon, na kasi nga, once na, yung sa Day of Atonement, meron doon isang goat na papakawalan, di ba? Yung maging scapegoat. At once yon ay may fit man na magdadala sa kanya pag yung goat na yon ay naiwala na. Kasi papatong sa kanya lahat ng kasalanan eh. Lahat ng kasalanan ng Israelites, ayan, lubo sa kanya. And then what will happen to that scapegoat? Ibiligaw siya sa wilderness. And finally, meron kasing ano yun, may tali doon sa temple, may nakatali daw doon na red dead. Then the moment nga na parang naiwala na yung goat na yun, ikaw may nalaglag sa wilderness o sa bangin, ang mangyayari, magtuturn yung
red na yon into white. Ibig sabihin, na-atone na, napatawad na yung kasalanan. Kaya, there will be great rejoicing. Pero sabi nga, nag-stop na daw yung magbago yung kulay nun nung dumating na si Jesus. Na ibig sabihin, di ba, hindi na nga yung yearly gagawin na ritual ng mga Israelites, kundi once and for all ang ginawa ni Jesus, enough na. So kaya yung sabi nga, though your sins be as scarlet, di ba, gano'n bang kadumi, o parang di ba, red na red yung kasalanan, pero once na ito'y nalinis ang dugo ni Jesus, it can be as white as snow. So napaka ano, di ba, tinitingnan na mo yung snow talaga, sobrang puti niya, di ba? Puting-puti. So ganoon ang gagawin ng Panginoon. And sabi nga, kung ano daw bagay na to ay mag-sink in sa atin. Sabi diyan, the moment the shed blood of Christ has been applied to your heart, your past is buried. So ito yung representation sa Micah, may verse dito eh, na yung lahat ng kasalanan natin, parang natin yan, tinatapon sa dagat. Sa kaila-ilaliman, di ba? Na hindi mahuhukay, di ba? So sabi diyan, once na nawala-unawaan natin to, na yung mga kasalanan ang hiningi natin ng tawad sa Panginoon, lahat yung nakaraan natin, it's already covered by the blood. Di ba? Maraming mga tao, gusto lang yung ungkatin yung ginawa mo sa nakaraan, yung mga past sins mo, past mistakes. Pero tandaan mo, kung yan po ay hiningi mo talaga ng tawad sa Panginoon, pinagisihan mo na yung bagay na yan, hiningi mo ng tawad at pinacover mo ng blood ni Jesus. Kaya magkaroon yung picture, di ba? Itinapon na. It is gone forever and no longer remember in glory. So, sabi dyan, to dwell on it is an insult to God. Alam ko naalala yun eh, yung sabi nga na, si Lord, pag nagpatawad siya, when He forgive, He forgets, di ba? And sabi nga, He remember our sins no more. So parang, although siya, all knowing naman ng Diyos, pero parang picture lang na, yung isang bagay na hiningi mo na ng tawad, pag sabi, Lord, sorry, nagawa ko po ito dati. Eh, hiningi mo na ng tawad yung kay Lord, di ba? Sabi niya, ano yun? No? Parang ganun dating. Pero, lutosin, di ba? Ganun si Lord magpatawad. Di ba? Na once na nagingi tayo ng tawad sa Kanya, it is already covered by the blood. So, along the way, sa mga Christians, lalo na po sa mga bago, may mga tao magsabi, oh, basa-basa kang Bible, eh, dati kang ganito. Diba? Dati kang malakas kang uminom. Dati kang malakas kang manigarilyo. O dati kang babaero. Dati kang ganito. Eh, dahil sabihin sa'yo na nakaraan mo. Pero tandaan mo po, huwag ka mo dyan magpa-distract, di ba? Kasi kung yan ay hiningi mo ng tawad, alam mo, binago ka na ng Panginoon sa bagay na yan. It's already cleansed and covered by the blood of Jesus. So isang picture din dito, sabi ang ganda, oh, di ba? Si Lord, the Lord blots out your sin and cast them into the sea. Yan, sabi nga sa Micah 7:19. Sabi ni Corrie Ten Boom, sabi niya yan, God takes all our sins, she said, throws them into the deepest ocean and puts a big sign, no fishing. So yung kasalanan daw, di ba? Nag-inabag si Lord, nagpatawad para tinapon na sa dagat, di ba? Pinakamalalim, di ba? At nilagyan niya, no fishing. So wag mo lang ano, di ba? Wag mo lang, ano, wag mag-sign fishing, di ba? Huwag ka namang isda doon na parang alalanin yung palagi yung mga nagawa mong kasalanan in the past, di ba? Sabi dyan, you're forgiven. So ito pong bagay na to, may isang ano, ito parang andaling sabihin, di ba? Pero hear me. Ito po yung isang bagay talaga na nagpapahirap sa mga Kristiyano. Every time, they will remember yung nagawa nilang kasalanan. Diba? Kaya nga minsan, mahirap magpatawad, pero pinakamahirap patawarin minsan yung sarili mo. Diba? Ako I'm talking from experience, diba? Na sa akin din po talaga, ako madali ako magpatawad eh, ng lalo ng mga tao. Pero minsan, nahihirapan akong patawarin yung sarili ko. Pag minsan, matinding nagawa ang kasalanan, daming apektuhan, gano'n. And dumarating din sa point ng buhay ko, na, diba, like kung kinakwento nga po na, may time talaga sa buhay ko noon at hindi nakasalan na gawa ko. Then sabi ko, Lord, nahihiyan ako lumapit sa'yo. Kaya ako talaga, yearn yun eh. Yearn yung time na yun. Then sabi ko, Lord, nahihiyan ako lumapit. Parang nakakapalan na ako ng mukha sa akin na lagi nila akong sorry. Nag-sorry na lang ako sa kasalanan ko. Then biglang nirimind ako ni Lord tungkol sa blood niya. And sabi ko, Lord, nahihiyan ako sa'yo. Pero Lord, kakapalan ko. Yung talagang turn ko. Lord, kakapalan ko na yung mukha ko. Lord, lalapit ako dun sa dugo mo. Kasi Lord, wala namang iba makakapaglinis sa akin kundi ikaw lang eh. Saan ako pupunta? Saan ako tatakbo? Eh, ikaw lang naman yung pwede maglinis sa akin. Ikaw lang yung pwede magpatawad sa akin. And alam niyo po, that moment, nung in-embrace ko talaga, yung power ng blood ni Jesus, yung power ng cross, doon ko po naranasan talaga yung cleansing. Sabi ko, parang feeling ko, bagong-bago ako. And kaya po mga kapatid, di ba? Ako po sa mga nanonood dito, kung may pakiramdam ka ngayon, lately nahirapan kang lumapit kay Lord, lately nahirapan kang mag-pray, nahirapan kang magbasa ng Bible, nahirapan ka kasi pakiramdam mo, ang dumi mo, pakiramdam mo, itong kasalanan ko hindi siya mapapatawad, huwag kang maniwala sa kaaway, di ba? Kasi
yung lagi gagawin ng kaaway, hadlangan ka sa paglapit sa Panginoon. But remember, di ba? Remember the power of the blood of Jesus. It can cleanse you. Sabi doon, from all. Hindi sinabi samlang o inanlang. Kahit anong kasalanan yan, pero hiningi mo ng tawad sa Panginoon, the blood of Jesus can cleanse you. Sabi dyan nga, can wash you. 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just, forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So we remember, sabi dyan, in forgiveness, we are strip of the vile and stinking yung mga dumi. And justification po, just as if we did not sin, bibigyan naman tayo ni Lord ng bagong cloth of righteousness, glory, and the beauty of God. So isa pa maganda nga, pag nagpatawad ng Diyos, as far as the east is from the west, di ba, hindi po nagtatagpo yun. Yung east sa yung west, hindi nagtatagpo kahit kailan. Sabi po sa verse, di ba, sa Bible, that as far as he is from the west, so far he removes our transgression, di ba, from us. So ganun din po nagpapatawad ng Panginoon ng mga kasalanan natin from north, di ba, from west to east, from east to west. Hindi nagtatagpo yan, ganun din magpatawad ng Panginoon. Next po is the power to change. Ang dugo ni Jesus is able to change us. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away, behold, all things are new. So, alam niyo po yung song na to, di ba? What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make us whole again? Nothing but the blood of Jesus. Sabi nga, yung dugo ni Jesus, it can make us as white as snow. So, alam natin, ang dugo ni Jesus ang pwedeng magbago ng ating buhay. So, kaya nga, paano natin nasabi yan, di ba? Isang napakaduming tao, napakamakasalanang kriminal, di ba? Even yung mga kay Apostle Paul na isang chief sinner, pero nung na-encounter niya si Jesus, di ba? In his cleansing blood, nabago yung buhay niya. Sabi siya, when you are saved, a changed heart will result to a change of lifestyle. So, kaya syempre, walang naka-encounter kay Jesus na hindi nabago. Diba? Lahat na makaka-encounter kay Jesus, saving grace niya, diba? Yung cross, nagkakaroon ng pagbabago. Sabi ko na, siyempre, magkakaroon tayo ng pag-attitude, diba? Magbabago yung attitude natin towards sin. Kaya nga nang sabi ko, diba? Yung sabi ni Paul Washer, bago yung relasyon mo sa Panginoon, o nagbago na rin ba relasyon mo sa kasalanan? Of course, dapat magbago rin, diba? Kakamuhin na yung kasalanan. A change of affection for sin, and a change of activity in sin. Tandaan natin yan, di ba? Hindi lang nagbago, hindi lang tayo nagkaroon ng bagong relasyon sa Panginoon, kundi nagkaroon din tayo ng bagong relasyon sa kasalanan. Sabihin, ayaw na natin sa kasalanan. If a person ever experienced the blood of Jesus, ayan, that person is forever changed. At pangatlo po, there is power to claim. Ano po yung claim natin? Sabi siya sa Ephesians 2:13, but now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near. Paano tayo napalapit sa Panginoon? Through the blood of Jesus. So ano po yung mga pwede natin i-claim, di ba? Through the blood of Jesus, we can claim our healing. Amen. Di ba? Sabi siya sa 1 Corinthians 6:19-20 that we are the temple of the Holy Spirit. And kaya nga, as we are the temple of the Holy Spirit, di ba? Lagi natin i-claim na we are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are His. So ano pong kailangan nyo? Kailangan nyo ba ng healing sa umagang ito? Because of the blood of Jesus, di ba? By His stripes, by His wounds, we are healed. So kaya po, pwede natin i-claim yung healing na yan. And sabi nga po, if we keep on pleading the blood of Jesus, ako po, every time nararamdaman ako, lagi talaga, Lord, I plead the blood of Jesus, Lord, I plead the blood, I apply the blood of Jesus, I plead. When you say plead, kasi di ba, parang kumbaga sa mercy seat, kumbaga sa throne, di ba? Lumalapit ka sa hari, nagpi-plead ka. And kaya po sa atin, every time, di ba, ano ang mga sakit na ramdaman yan, it will disappear in the name of Jesus when you apply the blood of Jesus. Sabi siya, if your life is pure and you lay your hands on any sickness, pleading the blood of Jesus, it will vanish. So yung po pangawakan natin, di ba, if we are pure, sabihin, humingi tayong tawad sa Panginoon, di ba, walang hadlang sa ating maglapit sa Diyos. And when we pray, we apply the blood of Jesus, we keep on pleading it, it will disappear. Sabi, you might wonder if it's really simple as that, but it's the power of the blood of Jesus. Meron po isang minister, sa buong krusada niya, like si Reinhard Bonnke. Talagang ang lagi pinapangalan niya sa Africa, alam niyo naman po yung bansang Africa, napakarami mga witchcraft dyan, everything. Pero ang pinaka-pinapangaral niya yung blood ni Jesus. And alam niyo po, sa kanyang paglilingkod, millions na dala niya. Bakit? Grabe naranasan nila yung power ng blood ni Jesus. Sabi isang minister, siguro lang siya nisigaw, power in the blood of Jesus, power in the blood of Jesus. Yun ang sisigaw niya.
And alam niyo po na sa kusada niya, lahat gumagaling, di ba? Nagkakaroon din healing, deliverance, kasi yun po yung power sa blood ni Jesus. Also, claim your protection. Ayun po, lalo na sa panahon ngayon, ng mga viruses, di ba, na nagkalat, mga variants, di ba? O mga nangyayari sa mundo ngayon, always claim your protection. Gaya nga nang sabi ko po, kung yung sa Old Testament po, doon po sa mga Israelites noon, gumana, nag-effect. Yung blood lang ng yung blood ng lamb, di ba? Kumbaga yung mga alaga lang nilang lamb, hayop yon. Pero how much more ngayon, ang pinapa-apply natin, yung dugo mismo ni Jesus. Kaya nga po, lagi-lagi po, mga kapatid, sa lahat na nanonood sa akin, wag na wag kayong aalis ng bahay na hindi kayo nagpe-pray. Lagi kayong magpapakover ng blood ni Jesus. Lahat po ng mga natin, buong bahay natin, mga pamilya natin, mga pangapangalan, lagi mo, Lord, apply the blood of Jesus sa sakyan namin, ganyan, sa bahay namin, sa buong vicinity. And may isang story nga po, supernatural, ginawa niyan, yung lugar kasi nila para nagkakaroon ng laging mga krimen sa paligid nila. Ginawa nila, grupo sila, umikot sila dun sa lugar nila, at plinid lang nila, in-apply nila yung blood ni Jesus. Alam niyo po, in just a matter of 1 week, ayun, nagbumaba yung crime dun sa lugar nila, and nakita nila yung power ng dugo ni Jesus. Kaya po, it's very important, sabi nga, may isa naman sa supernatural din, pagising pa lang niya, para siyang nag-shower ng blood ni Jesus. Sorry, apply the blood of Jesus sa ulo ko, sa mata ko, lahat ng parte. Ginagawa niya yun, ina-apply niya yung blood ni Jesus. And sabi nga, yung term nga, the phrase, plead the blood of Jesus, ayan, we get victory over Satan, di ba? So, we plead the blood of Jesus sa lahat ng mga anak, yung mga anak po, mga sa mga bahay natin, sakyan, di ba, sa church, everything. Sabi, the power of the blood will bring protection over you and your possession. So, it's very important po, lalo sa panahon ngayon, di ba, lagi tayo magpe-pray ng blood ni Jesus. Ayan po. And lastly po, the promise of the blood of Jesus. So, ano pong promise ito? Sabi dyan sa verse 15, for this cause is the new mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of transgression that were under the first testament, they are which are called might receive the promise of eternal inheritance. So alam po natin, diba, sa mga pagsabi po natin narinig yung testamento, diba? Huling testamento, ganyan. Pag may namatay, diba? Kasi may pamana, diba? So kaya po, in order for us to receive this New Testament, diba, na may promise ng eternal inheritance, kailangan may mamatay. And sino po yung namatay na yon? Walang iba, kundi si Jesus. Pero nga, praise God, kasi yung ating Redeemer, diba, hindi siya nanatiling patay, kundi nabuhay siya. Kaya po, ito, natanggap natin yung better covenant or yung New Testament nga po by means of his death. And we receive the promise of eternal inheritance. So ano pong promise to? Una, promise of freedom. So we know, diba, diba yung nakata natin, it's the blood that set us free. We know, diba, may freedom talaga sa blood ni Jesus. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Alam niyo po ba, every time we apply the blood of Jesus, every time we respect, we honor the blood of Jesus, then the power of God, the Holy Spirit will work. Kaya po tingnan niyo po, sa mga, like for example, sa time ni David, sa time ni Solomon, nung kanila pong dinedicate yung temple, di ba nag-offer muna sila, napakaraming lang offerings. It means, yung mga offerings na yun, nagkaroon ng blood shedding, di ba? And after that, lalo na po yung sa temple ni Solomon, nangyari po yung Feast of Tabernacles. Nung time na dinedicate nila yung temple, nagpapatay siya, 1,000 nga yun, grabe yung mga offerings na ginawa nila. And then what happened po, after yung offering sila, dun bumaba yung presence ng Panginoon. So kaya po, lagi po na pag in-honor natin yung blood ni Jesus, diba, dun nagmamanifest sa atin yung power of the Holy Spirit. Kaya sa buhay din natin, di ba, we are now the temple of the Holy Spirit. Gusto natin maranasan yung presence ni Lord. We need the blood of Jesus. We need to ask forgiveness first. We need the cleansing of His blood para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya minsan, pag naisip natin, parang lifeless, parang ang dal ng buhay ko, parang walang power. Baka kasi nagkukulang tayo dun sa blood. Nagkukulang tayo sa pag-ask ng forgiveness, nagkukulang tayo sa cleansing, di ba, ng dugo ni Jesus. Eh, andun na yung power sa blood ni Jesus. Then as we honor the blood, the Holy Spirit will flow freely in our lives. Kaya nga ito sa Galatians 2:20, sabi dyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ that liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Kaya po may freedom lagi when we are
crucified with Christ. So we are, di ba, pag tayo po, di ba, it's no longer us but Christ that lives in us, laging may freedom doon. May kapangyarihan kasi hindi na ikaw, dying to self na, but, and it's Christ that lives in you. Ito po may story si Robert the Bruce. Ayan po. So, siya po kasi yung time na to, siya na yung next na uupong hari. Kaya lang yung mga oposisyon siya na gustong huwag mangyari na uupo siya. So, yung time pong yun, tumakas siya. And anong nangyari? Meron siya mga alagang hayop. Ito pong alagang hayop niya, nakalimutan ko yung tawag. Ha? Nakalimutan ko yung tawag. Pero ito mga, ano tawag dyan? Ayan, bloodhound. Hounds, ayan. So, ano, nakakaamoy ito eh. Parang alam nila, parang nakakaano sila, nakakahanap sila through yung parang amoy nung tao. Amoy nung, ano, nung alagang amo nila. So, ano nangyari, yung mga kalaban niya, nakuha yung mga alagang hayop ni, ano, Bruce. So, ano nangyari, nung tumaka siya, di, ano, sa forest, sabi, pinakawala yung mga aso, sabi, ano, malagod ka na ngayon kasi kahit saan ka magtago, mahanap ka. Bakit? Kasi itong mga alagang hayop na to, alam nila, maamoy ka nila eh, kasi alam nila yung ano, yung amoy ng amo nila, gano'n. Anyway, so nangyari, sabi nung gano'n ni Bruce, sabi nung mga kasama ni Bruce, hala, paano yan? Mahuhuli na tayo nito. Paano ka maging next na hari? Eh, panigurado, mahanap ka ng mga alaga mong hayop. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Nakita sila na tubig. Ayan, so may river doon. Ginawa ni Bruce, ano siya, naglumoglob siya doon. So pagkalublob niya doon, pag angat niya, wala na yung amoy niya. So itong mga aso, nung naghanap sila, sabi nila, naputol na yung trail. Hindi na namin maamoy. Hindi na namin, parang baga sabi nila, hindi na namin mahanap. Kasi nga, lumoglob na siya sa tubig. And after noon, nakatakas talaga sila, then siya yung naging next ng hari ng Scotland. Kaya makita natin dito, ang galit, diba? Dahil lang doon sa paglublog niya sa tubig na yon, hindi na siya nahanap. And it's the same din sa atin, diba? If we want, diba? Yung mga, yun nga yung mga nakaraan natin, diba? Na ayaw natin magpa, may mga tao pa na para inuungkat yung mga nakaraan, diba? Pero kung gusto natin, diba, na matapos na to, lumublog tayo, diba? Doon sa fountain. Fountain of blood, diba? Sabi nga, there is a fountain filled with blood. Kung yung mga nararamdaman natin, may mga guilty feeling tayo, mga condemning spirit, diba? Lumublog tayo doon sa dugo, diba? Sa fountain of blood ni Jesus. At mawawala na yung trail. Mawawala na yung mga, ano, mga humahabol-habol dyan sa mga nangyari sa nakarambong. It will be stopped. And you are cleansed and made new. And also, lastly, the promise of a future. Sabi sa Romans 8:17, and if children, then heirs. Diba, tagapagmana tayo, tandaan natin, dahil sa pagkamatay ni Jesus, natanggap natin yung better covenant. Yung pamana, dun sa testament na yun, diba? And sabi nga, kung children tayo, then we are heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so, that we may suffer with Him, that we may also glorify together. So, ito po, dati hindi ko maintindihan kung paano ba itong ano, paano yung magiging joint heir kami, parang maging tagapagmana rin kami. Pero meron nga, nung bata ka pa kasi ako noon eh, nung may nagkwento sa amin sa Compassion noon, nagkwento siya tungkol nga sa, ito nga, ito ko story ng wealthy man and his son. So, marami na alam to, pero sa mga hindi pa nakakalam, kukwento ko lang. So, meron nga isang mayamang na master na painter siya. Ayan. So, mayroon siya mag-painting, so dahil doon yung maman siya. At meron siya nag-iisalang anak. So, syempre, yung tatay, pag ano, syempre gusto niya, like father, like son, ang pangarap niya sana sa anak niya, mag-painting din. Kaya lang, hindi nang gusto. Ang gusto ng anak niya, magsundalo. So, sabi niya, tay, pwede bang ano, payagan mo ko na ako, magsundalo ko. So, yung tatay, syempre, nag-iisang anak lang nga, dahil gusto talaga ng anak niya, sige na, kung gusto mo talaga makatulong sa ating bayan, di ba, kung magbigay yung buhay mo para sa mga tao, sige, papayagan na kita. So, it so happened, nga, naging sundalo niya yung anak niya, and one day, during the war, yung best friend niya, mababaril ng ano, ng kalaban. Ginawa nitong anak niya, siya yung, ano, kumbaga parang niyakap niya, tapos siya yung tinamaan ng bala. At dahil doon, namatay itong anak niya, at yan, binuwat-buwat nga ng best friend. So, nagbinigay niya, nasilakripish niya yung buhay niya para doon sa kaibigan niya. And what happened, ito pa lang kaibigan niya to, marunong mag-paint. So, bilang pasalamat niya doon sa anak, di ba, doon sa anak ng master, na binigay yung buhay sa kanya, the knowing niya, yung anak ng master. At bumunta siya doon sa bahay ng master, sabi niya, master, ako po yung may kasalanan kung bakit namatay itong anak niyo. And, niligtas po niya yung buhay ko. Binigay niya yung buhay niya para sa akin. Bilang pasalamat po, gusto ko po ibigay sa inyo itong picture po. Itong painting po ng anak niyo.
So ginawa ng master, sabi niya, sa dami ng napakaganda niyang mga gawa, sabi niya, ilagay niyo dyan sa gitna yung picture ng anak ko. So syempre, di ba sa mga paintings, alam natin, pag kung sino sumulat, di ba, merong signature yan eh. So lumipas sa maraming taon hanggang sa namatay na rin si master. At sabi nga noon, kailangan i-auction na yung kanya mga paintings. So may nag-lead ng ano niya, auction na i-auction yung mga magsabi, oh, ano, bibiling ko tong painting sa to sa 1,000, mga ganon. Ganun yung auction eh. So, anong nangyari? Excited lahat ng tao. Sabi na, sige na, gusto na yung ma-auction yung mga gawa ni Master. Pero sabi nila nung host, okay po, unang-una po natin i-auction ay yung picture ni nung anak ni Master. Tapos, dumingin ng mga tao, sabi nila, teka lang, hindi naman si Master gumawa niyan eh. Kasi sa signature na, nakita nila, iba yung may gawa. Sabi niya, opo, kaya lang ito po yung pinapauna nga eh, na i-auction eh. Sabi niya, ayaw namin yan, ayaw namin yan. Ayaw namin yung anak, gusto namin yung mga gawa ni Master. Ganun. So, ang dami nagre-reject. Sabi, ay, sorry po, kailangan po talaga unahin talaga to. So, yung kwento ko nga, nung kinakwento ko to, ano, 15 years ago siguro sa care group. So, meron daw isa, si Mang Ambo, napadaan lang siya, farmer. Sabi niya, ako, bibiling ko na lang, kaya lang, pera ko dito, ano lang. Sabi niya, ano, parang cent lang, sabi niya ganun. Sabi, oh yan, sige, okay na yan, basta may value yan. So, kinuha. Sabi, oh, meron po ba iba bang tatanggap? So, 5 cents, halimbawa. Meron po ba iba? Sabi nila, hindi, ayaw namin. Sige, bigay mo na yan sa farmer na yan. Sabi niya, oh, going once, going twice, so, ano po ba talaga? Sabi nila, wag na. So, ginawa, okay po. Ito po, picture frame na to, ayan. Nang anak, ay bigay na po natin kay Mang Ambo. Maraming salamat po sa pagdating po ng, ano, ng ating auction. So nagulat yung mga tao, bakit tapos na kagad? Eh, wala pa nga yung mga gawa ni Master. Ah, kasi po, sabi nung ano, host, kasi po ganito yan. According po sa testamento, sa last will and testament ni Master, kung sino man po ang natanggap dun sa anak, lahat ng kayamanan ni Master mapupunta sa kanya. So nagulat yung mga tao, grabe, nakajakpat si Mang Ambo, di ba? Dahil lang tinanggap niya yung anak, napunta sa kanya lahat ng kayamanan ni Master. And alam niyo po, hindi ko makalimutan yung kwentong yan sa akin kasi lagi kong naalala, oo nga no, nung tinanggap natin si Jesus, kaya pala sinabi, we are joint heirs. We are co-heirs. Lahat ng meron si Jesus, dun sa langit, meron na rin po tayo. Praise God. And it's all because of the death of Jesus Christ. Because of His blood, tayo rin po, lahat ng tatanggap kay Jesus, lahat ng meron siya, meron na rin tayo. Praise God, di ba? Kaya sabi diyan, in 1 Peter 1:3-4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Praise God po. Hindi po na natiling patay ang ating Diyos, ang si Jesus, di ba? Siya po ay namatay, yung kanyang dugo ay, di ba, talagang dumanak. Pero dahil sa dugong yun, nagkaroon tayo ng katagumpayan. At dahil na hindi na natin yung patay si Jesus, siya ay nabuhay na muli. At dahil po dito, sabi siya, meron tayong inheritance, incorruptible and undefiled, faded not away, reserved in heaven for you. So di ba, napakasarap na may naka-reserve sa atin dun sa langit, di ba? And one day, pag dumating tayo sa langit, di ba, merong crown. Yan, may 5 Christian crowns halos tayo pwede matanggap, di ba? Crown of righteousness, crown of life, crown of glory, incorruptible crown, crown of rejoicing, and praise God. Dahil yan po yung ating mararanasan sa lahat, di ba, ng tumanggap na nampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, in conclusion po, ito yung kay Napoleon, defeat in Waterloo. Sabi nga po, nung time niya si Napoleon, muntik na yan makanker yung buong mundo. Pero dahil lang sa isang pangyayari sa Waterloo, natalo po siya at nag-end na yung reign niya. Pero dapat sayang talaga kasi mga conquer niya yung buong mundo that time. Pero may nag-yari, parang betrayal yata natin, nasa natalo siya dun sa Waterloo. Kaya sa merong si, ano kasi si Napoleon, lahat ng mga bata niya, lahat ng mga tauhan niya, merong world map. So, tinitingnan nila yung mga nakakonquer na nila. Pero dun sa world map nila, merong isang red spot dun at yun nga yung sa Waterloo. At sabi niya, kung hindi dahil dito sa red spot na to, dun sa Waterloo na to, dapat na-conquer ko na yung mundo. Sabi niya, if it were not for the one red spot, I would be the emperor of the entire world. And alam niyo po, every time, di ba, noong nakita nung kaaway ng Satan, di ba, yung namatay si Jesus, akala niya, panalo na siya, di ba? Pero hindi niya alam, yung pagkamatay ni Jesus, yun yung nagbigay ng
ano, ng katagumpayan, di ba, sa ating buhay at talunan. Kaya nga, pag every time na inyong sa kaaway nga, di ba, talunan na siya 2,000 years ago. So kaya tayo, hindi tayo lumalaban para maging panalo, kundi ini-enforce natin. Pinapatupad natin yung katagumpayan ni Jesus. Eh, alam nyo ba, every time nakikita ng kaaway yung Calvary, yung dugo, nasasabi niya, kung hindi lang dahil dyan sa red spot called Calvary, sabi dyan, if it were not for the red, one red spot, I would be the owner of many more souls. Pero praise God, di ba? Dahil dun sa Calvary, dahil dun sa cross, dahil dun sa ginawa ni Jesus sa cross ng Calvario, dahil sa dugo ni Jesus, di ba? Hindi tayo, di ba? Dabi, di ba may kanta, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Tayo po, di ba, ay naging malaya, tayo po ay naging bilong, di ba, kay Jesus, dahil sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. And sabi nga, every time the blood of Jesus is applied, there is victory. Praise God, di ba? Kaya po, anumang circumstances ng ating buhay sa umagang ito, anumang mga pinagdadaan, pinagtatagumpayan ng bawat isa, di ba, kung i-apply mo ang dugo ni Jesus sa circumstances mo ngayon, magkakaroon ng katagumpayan. Kung may mga kasalanan, may mga struggle, may mga addiction, mga bagay na ba nagpapahirap pa sa'yo, apply the blood of Jesus. Diba? Come to Jesus today. Sabi ni Lord, come, let us reason together. Though your sins be as scarlet, they can be as white as snow. Walang iba po sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. And sabi nga sa Revelation 12:11, sabi siya, and they overcome him, sino po yun? Si Satan, natalo nila. Ano? Sa palo po? By the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they did not love their lives to them. Sa atin din po, today, paano natin matatalo yung kaaway, di ba? Every time na ina-apply natin yung blood ni Jesus, every time kinoconfess natin, dinideclare natin yung testimony, di ba? Yung kanyang salita, pinapangaral natin to, at pinapangaral natin, ina-apply natin dugo ni Jesus, laging talunan yung kaaway. Kaya po, may kanta po, di ba? Sabi nga dito yung song na there is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein. Ito yung kanta. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. And sinner plunge beneath their flood, lose all their skill. It's not that far stain. Ayan. So, ano yung sabihin niya, di ba? Lahat ng mga guilt stain, lahat ng mga bagay, di ba? Ito po, mag-Day of Atonement as we remember yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Let us come, di ba? Let us come to this fountain. And kung kailangan mo malinis ngayon, kailangan mo maging bago, kailangan mo, di ba, whatever it is na kailangan mo, matatagpuan mo ito, di ba, sa dugo ni Jesus. Kaya nga, naging matagumpay ang Kristiyanong pamumuhay natin, it's because of the blood. Kaya wag na wag natin kakalimutan ang tungkol sa dugo ni Jesus. So today po, as we will come to the Lord this morning, awitin lang po natin yung nothing but the blood of Jesus. And really mean it with all our hearts, di ba? Let's come to the Lord. Let's reflect the power of His blood. And we'll really say, thank you, Lord, for the blood of Jesus. Dahil sa dugo mo, Lord, makakalapit kami sa iyo. Dahil sa dugo ni Jesus, magkakaroon tayo ng reconciliation. Dahil sa dugo ni Jesus, may restoration. Dahil sa dugo ni Jesus, may salvation. So kung may nanonood po ngayong umaga, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, and you want to know Jesus, you want to accept Him as your personal Lord and Savior, just come today. May mga kabigatan ka ngayon, pakiramdam mo, madumi ka, lumapit ka sa Panginoon ngayon. Through His precious blood, He will cleanse you, He will wash you, He will make you as white as snow. Yung mga matagal mo ng mga binubuhat-buhat na kabigatan dyan, hindi mo na kailangan niyang dalhin. Kung paano yung scapegoat, pinasa dun lahat yung kasalanan. Sabi nga, kailangan ng personal touch. Come to Jesus today. I-pour out mo lahat yan. Lahat ng mga kabigatan mo ngayong umagang ito, ibigay mo yan lahat sa Panginoong Jesus ngayong umagang ito. And you will be freed, you will be cleansed, you will be saved by the power in the blood of Jesus. So habang inaawit po natin itong awiting ito, let's really claim the power in the blood of Jesus. So what has washed? What can wash away my sins? Nothing. But the blood of Jesus, what can make us whole again? Nothing but the blood of Jesus. And after singing that song, awitin po natin yung Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Because we'll honor first the blood of Jesus, then we will anticipate, we will, di ba, talagang mag-manifest ngayon yung presence ng Panginoon. Let the Holy Spirit come after we are cleansed
by the blood of Jesus. So, awitin po natin ito. Yeah, sa mga tahanan natin, you can come to the Lord this morning. What can wash away? Panampalatayaan po natin. What can make me whole again? Oh, nothing but the blood of Jesus. We're so precious. Jesus Christ for forgiveness of all our sins. Hallelujah. Father, right now, Lord, Father, we come to you, Lord, in the mighty name of Jesus. And by the power, Lord, of the blood of Jesus, by the power of your name, Lord, we come to you, Lord, this morning. Papakumbaba kami, Lord, sa iyong harapan, Lord, humihingi kami ng awat habag sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkakasala namin, Lord, sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali namin sa iyo, Panginoon. Lord, today, nakita mo yung buhay ng mga anak mo. Nakita mo yung sitwasyon na meron sila, Lord. Whatever it is, Lord, we apply the blood of Jesus, Panginoon, to every circumstances, Panginoon, ng mga anak mo. Lord, I pray today sa lahat, Lord, ng nangangailangan, Lord, ng forgiveness, Panginoon. I pray, Lord, yung mga kabigatan ng kasalanan, Panginoon, Lord, mga burdens of sin na meron sila sa umalong ito. I pray today, Lord, as they have heard your message, Panginoon, Lord, that they will come to you today, Panginoon, lumapit sila ng may kalayaan sa iyo sa umalong ito. And I pray, Panginoon, Lord, sa aming pong pag-confess na mga kasalanan, Lord, sa paghingi ng tawad sa iyo ng buong puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, dahil totoo ka, Panginoon,
trabaho sa iyong mga pangako, that if we confess our sins, Lord, you are faithful, Lord, and just to forgive us and to cleanse us, Lord, from all our sins and our unrighteousness. Panginoon, itaas mo po ang pananampalataya ng bawat isa sa iyo, Lord. Maniwala sila, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, Panginoon. And today, Lord, anumang bigat ng kasalanan, Lord, it will fade away in the name of Jesus because of the cleansing power of the blood of Jesus, Lord. You have the power, Lord, to cleanse us, Lord. You have the power to change us, Lord, and the power, Lord, that we can claim, Panginoon, today, your forgiveness, Panginoon, sa aming mga kasalanan. I pray, Lord, tulungan mo po lahat ng mga nabibihag, Panginoon, Lord, mga addiction, Lord. I pray today in the name of Jesus, you break every bondages of sin, bondages sa buhay ng mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, Satan, lose your hold sa lahat ng mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, lahat ng mga nababound sa umagang ito, lahat ng mga uri ng sakit, karamdaman, sinawasak namin in the name of Jesus. Even I pray today, lahat ng mga huwad lang sa paglapit ng mga tao sa Diyos ay sinawasak namin. We destroy it by the blood of Jesus, in Jesus' name. And I pray today, Lord, magkaroon ng kalayaan ng bawat isa, Panginoon, na makalapit sa iyo today. Maranasan, Panginoon, yung buhay, Lord, na nais mo sa bawat isa, Lord. You came to give us life and have it more abundantly, Lord. I pray today, Lord, minawasak din namin sa pamagitan ng dugo ni Jesus lahat ng mga umbahad lang sa calling namin, in the name of Jesus, lahat ng mga umbahad lang sa gawain ng Panginoon. Minawasak namin ito. We plead the blood of Jesus na sa buhay namin kayo, na balang dugo ni Jesus at lumayas kayo sa aming buhay. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, I also pray, Lord, na ikaw din po, Panginoon, magbigay ng kagalingan, Panginoon, let the blood of Jesus be applied mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, bringing healing, Lord, to every part of that body. In the mighty name of Jesus, Lord, naman mga naranasan, mga sakit, karamdaman, winawasak namin to, be destroyed right now with the blood of Jesus. Lahat ng mga infection, mga viruses, bacteria, disease, and germs, get out of our body. Be destroyed right now by the blood of Jesus, in Jesus' name. And let the cleansing blood of Jesus, Lord, cleanse us right now. Cleanse us, Lord, sa lahat ng mga infection, in the name of Jesus, lahat ng sakit karamdaman, in the mighty name of Jesus. And thank you, Lord, for cleansing, Panginoon, Lord, yung lahat ng mga nangyari sa amin sa nakaraan, Panginoon. We invite the glory of God, Panginoon, Lord, na i-erase lahat, Panginoon, Lord, lahat ng mga maling nangyari sa aming mga buhay, Panginoon, and let the blood of Jesus cover it, Panginoon, and it's already covered by your blood, Panginoon, Lord, yung mga nangyari sa nakaraan, ay hindi na magpababalik-balik pa sa amin, the name of Jesus, rebuke it, lahat ng mga nightmares, rebuke it, the name of Jesus, and I pray na tulungan mo yung bawat isa, Lord, na maka-move on na, maka-move forward na, Panginoon, sa mga plano mo, Panginoon, sa aming mga buhay, lalo na, Lord, malapit na ang pagbabalik mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan yung mga tungkulin, Panginoon, yung mga inatang mo sa amin, Panginoon, para sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, Lord, pasabihan mo kami ng well done, thou good and faithful servant. Enter now to the joy of the Lord. I pray, Lord, na sa mensahe na rinig namin today, tulungan mo kami, Lord, na laging magpasalamat sa iyong banal na dugo. I-apply ito sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, we can claim our protection, Lord, our healing, Panginoon, Lord, through your, the blood of Jesus, Lord. Kaya, Lord, napalukuban ko rin ang banal mong dugo, ang bawat tahanan, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, Lord, ng mga sa mga viruses na to, in the name of Jesus, Lord, kung paano, Panginoon, Lord, yung mga Israelites noon, Panginoon, they are living in their prophetic Goshen, Panginoon, Lord. We declare sa aming buhay, Lord, we are living in a prophetic Goshen, Panginoon. At kung paano nag-take effect, Panginoon, yung blood ng lamb, Panginoon, sa kanila noon, how much more today that we apply the blood of Jesus, Panginoon, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pangyayari mo sa aming buhay, Lord. I pray, blessed Holy Spirit, Lord, that you will rule and reign our lives. Yung presensya mo, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya I pray today, Lord, yung mensahe tanggap namin, Lord, iselyohan mo ito sa aming mga puso. And today, Panginoon, bigyan mo po ng tapang yung bawat isa na ipangaral lagi ang cross, ipangaral lagi, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Lord, dahil ito nagbigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon, sa aming Kristiyanong pamumuhay. Salamat, Lord, because you live, Panginoon, we can face tomorrow, we can face anything, Panginoon, everything, Panginoon,
Dahil ikaw mismo ay nagtagumpay na sa lahat ng ito, Lord. And because of the victory that we have in Christ, we are also more than conquerors in Christ, Lord. We are overcomers by the blood of the Lamb. Kaya salamat, Lord. We give you praise, Lord, honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.